Ang araw po mga kaibigan, ito, meron po tayong nagpadala galing pong Misamis Occidental, okay, or Quetta City. Okay, so Misamis Occidental. So ito po, check po natin to, no? Medyo ang courier po nila ay JNT. Ngayon, medyo ito na UP nga lang. Kaya pagka malalayo po yung ating customer, nire-recommend ko po na ilagay po sa box una, syempre. Then, pangalawa, yung nasa loob po, ilagay po sa plastic, sa lalagyan. Teka lang, kukuha lang ako, saglit lang. No? Ito po yung sample ko ng lalagyan. No? Yan, dyan ko po yan nilalagay. Actually, pag may nagpapaship po ng malayo at nakalimutan po nilang ilagay sa ganito, at dito po nila nilagay sa box lang. So, pagbalik po nila, ito na po yung lalagyan. Pero ito, sinabihan ko naman po yung customer natin na since malayo po siya, Misamis Oriental. So, nirecommend ko po na lagyan niya po ng ganong plastic po yung loob. Ito, buksan na po natin. Kasi ini-expect po natin na talaga ganito po yung itsura niya. Kasi nga, sa sobrang layo, so, isiship ng barko, isiship ng aeroplano, so, yun, pahagis-hagis po to. Or kaya misa na iipit. Yan. Kaya para secured po yung panel nyo, pinapalagyan po ng, yun, yung plastic box po. So, buksan na po natin. Oh. Kahit anong courier po, ganito po talaga pag malalayo. Yan. Kaya pinag-iingat ko po yung mga customer natin. So, ayan. Ito po siya. Okay. Ay, kala ko regalo sa akin. Sapatos. Sapatos kaya ito. Ayan. Ayan po. Ayan. Which is tama naman po ito. Maganda. Maganda yung ginawa ng customer natin. Yan, okay. Nakaganito po siya. Yan, good. So, buksan na po natin siya, no? So, ito po ay matagal pong mag-on to. So, 20 minutes bago mag-on. Kasi una, pag-start nyo pa lang ng makina, blackout na po siya. So, ngayon, bago magbukas, it takes time. Yun nga, mga 20 minutes, minsan mas matagal pa. Yun nga lang, syempre, pag tumagal na po ito, masyado nang naapektuhan po yung ibang pyesa. Kaya ang nangyayari, nagbo-blackout na po. Pero repairable naman po siya. Kaya wala pong problema yan. Yan. Yan, okay. Okay. Yan. So, inspectionin po muna natin, no? Okay. Ayan. So, tingnan natin. So, saglit lang. Araw po ng Linggo ngayon. Dapat nga ngayon, araw ng Linggo, nasa Quezon City Circle ako nagawa. Kaso, okay, minug ko muna yung schedule by next week. So, ayan. So, medyo madumi na rin, no? Pero, wala naman pong problema yung ano. Wala naman pong problema yung, mukhang wala naman pong problema yung gauge. I mean, maayos, walang any sign of damage yung cover. Maganda ang pagkakatanggal, maganda ang pagkakaship. Okay. Yan. Yan, okay naman siya. Good. So, walang any damage, no? Or any problem. Good as good po siya, no? Lagyan natin ng ilaw. Para makita ng maayos. Okay. Yan. Good siya. So, buksan na natin, no? Tanggal lang po itong clip, no? Itong secondary cover, naka-clip lang po yan. Pati yung primary cover po, yung kanina tinanggal natin. Naka-clip lang po yun, press lang po yun, pipress nyo. Ngayon, yung customer po natin, ang gusto niyang kulay dito, ice blue.
Kasi usually pag mga ganitong model po, almost 10 years na po, eh, medyo matagal na, eh, malabo na po yung ano niya, LED niya. Kaya pinapasabay, nire-recommend ko na isabay na para isang gawaan na lang. So ngayon ito, naka-offset po kasi siya, so lalagyan natin ng tanda. Yan. Okay? Yung temperature at saka itong gas. Naka-offset kasi yan eh. Hindi yan sakto sa zero or doon sa mismong guhit. Ito sakto sa zero, KMH at saka yung RPM. So walang problema dyan. Tatanggalin lang po natin yan. Hindi na po kailangan lagyan ng marking. Kasi naka-ano na po yan. Yan. Good. Ito naka... dikit lang po yan dito, pero meron po yung kuntil, tatlo. Yan. Iangat nyo lang po itong plastic. Huwag nyo pong pupuwersahin na pag ganyan, baka mabali po yung tawag dito, yung pinaka kuntil niya. Okay, then buksan po natin siya. Yan. Okay. Okay. Actually, medyo mabilis lang ang shipping nito eh. Mga 2 to 3 days lang pagka malalayong probinsya. Okay. Yan. Tapos ito, ilusot lang natin yung kaprasong bakal, then i-twist para kumawala po yung LCD. Ayun. Ingatan nyo lang mahulog sa baba. Baka mabasag. Wala tayong nabibili nito online, ho. Buong panel po bibili nyo pag nasira yun. Or kaya wala kayong monitor ng odometer. Ayan, naka-clip lang yan. Press nyo lang. Okay. So, ayan po yung ano, sinasabi ko na yung ilaw, medyo ano na po, ayan o, maitim na. Okay, maitim na po yung ilaw, so palitin na po siya. Ayan. Ayan yung common na, or kadalasan talaga na nire-recommend ko sa customer para mas maganda at maliwanag po kapag ka pinalitan na po natin. So, ang recommended po ng customer po natin dito ay ice blue. So, maganda po yung ice blue. Medyo malamig sa mata. Then, power up po muna natin siya, no? Double check po muna natin. Okay. So, power up muna natin siya. Okay, dokes. Ayan, mga kaibigan, okay na po to, no? Nagawa ko na po. So, itong kanina pala, no, nabibideo ako, nung pinapower up ko siya, nakapost pala yung ano, video natin. Kaya hindi ko po pala na-continue. So, ito, ginawa ko na rin po. Tapos na po ito, mga kaibigan. Ito po yung mga pinalitan kong pyesa. Okay, so yan, yung LED po, so tama lang po yung decision ng customer natin na palitan na rin. Kasi yan, may itim na po yan, no? Yan, no? Sobrang itim na, then nakita ko po kanina malabo na po talaga. So, ang request ng ating customer ay ice blue. Yan, napalitan na po natin ice blue yan. Tsaka pala itong ating pyesa neto, kasama po natin siyang isinasama sa... shipment. So, kasama po itong gauge nito para makita ng customer natin. So, yan. Ilalagay po natin siya sa plastic. Then, sinasama po natin siya dito sa pag-ship. Okay. So, yan na po. So, ito. Power up na po natin, no? Yan. Tingnan na po natin siya. Kanina, talagang hirap siyang mag-on eh. Blackout eh. Yun nga lang, nakapost pala yung video. Kaya... hindi ko po nakuhanan. Pasensya na po. Pero makita niya naman po sa mga unang video ko. So, ayan. Power up na po natin. Ayan. Okay. Yun. Yan. Okay na. One shot, oh. Ice blue po lahat yan, no? Ice blue. Ice blue. So, maliwanag. Maganda na siya ngayon. Tsaka ano po siya, no? Medyo malamig sa mata yan pagkagabi. Ngayon, bali total po yan eh 20. Kasi manual transmission po itong gauge nito, pang manual. So, ito po, bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan, okay, sakto po. So, ilalagay na po natin siya doon sa case niya. Okay,
So siya nga pala po, ito po yung gamit nating mga piyesa sa kanya. So bago po lahat 'yan, no. Bago po lahat. Yan, naka-plastic pa po. Pati po yung LED, bago rin po 'yan. Okay. So ilalagay na po natin siya doon sa case. So bago po natin siya ilagay sa case, so yan, lilinisin po muna natin 'to. Itong housing niya 'yan. Okay, kasi malikabok po 'yan eh. Para isang tanggalan. Ayan, okay na po. So ito, tanggalin po natin 'to, no. Lilinisin. Ayan, madumi po siya, oh. So ito po kasi yung malapit sa aircon, kaya yung buga ng aircon dito po pumapasok. So nakaka-clip lang po 'yan, i-press lang po natin siya, no. Ayan, doon sa mga gustong maglinis, mag-DIY. Ayan. Okay. Then ano, ordinaryong basahan lang naman. Okay. Ayan. Para malinis lang po yung dumi sa loob. Kasi pagka hindi po yan nalinis, nakaka-apekto po yan sa liwanag ng ilaw. Ayan, no? Maitim, oh. Ayan. Kaya dapat po yan, ililinis na rin po yan. Ayan. Okay, malinis na po. So, pwede na po nating ilagay ito. So, kung paano nyo siya tinanggal, ganun din naman po pagbalik. So, wala pong kahirap-hirap yan. Okay, then, ito po, linisin po natin ang acrylic na cleaner. Ito po yung gamit ko, no. Ayan. Pagpakinta po yan, no. Para magmukhang bago. So, wag na wag nyo po itong lilinisan ng alcohol. Kasi ang alcohol, matalas po siya. So, nagagasgas po. At the same time, yung pong basahan na ipang lilinis po ninyo, yung medyo malambot po. Para hindi po magasgasan yung plastic po ninyo. Ayan. At saka konting ingat lang din po kasi minsan meron sa ating mga mabibigat ang kamay, nagka-crack siya. So banayad lang naman po yung linis dapat nito. So huwag nyo pong masyadong kadiinan. Kung merong mga mancha dito na hindi ka agad-agad matanggal, araw-arawin nyo lang po yung linis. Tatanggal din po yun. Huwag lang po yung mga gasgas na sobrang lalim. Ayan. Yung mga mancha lang po. Okay, after nyan, linisin nyo muna yung loob ng brush kasi mayroong mga himulmol po yan eh. Galing doon sa basahan. Okay, para malinis pong maigi. Yan, okay na. Then, ilagay po natin itong board dito sa casing niya. So, naka-clip lang po yan. So, may polarity naman po yan. Hindi kayo maliligaw. Okay. So, madali pong ikabit yan. Yan. Then, after that, itong LCD po. Yan. Ikabit nyo na rin po itong LCD. Pag kinabit nyo po ito, ingat lang, no. Alalay lang doon sa pagsuksok. Although, yung butas po niyan, sakto lang naman doon sa pin. Kaso nga lang, pag sinuksok po ninyo, i-make sure lang po na dire-diretso siya. Kasi pagka medyo hirap siyang pumasok, huwag niyo pong pipilitin. Baka mayroon kasing mga tumutukod dyan. Okay, then, ito naman po. Ito, yung kanyang plastic. Okay, so linisin niyo muna po ito bago niyo lagay yung plastic para mawala yung medyo mga alikabok. Ayan. Okay. Ayan, ipasok nyo lang sa kuntil yung ano, itong plastic, ayun, no. Kasi pag hindi yan nakapasok doon sa kuntil, sumasayad po yung ano nyan, ito, oh. Itong tawag dito. Itong needle. Ayan, nasayad yan. So, ayan, ilagay nyo na po ito. Itong temperature, itapat nyo lang po doon sa kung saan nyo nalilagyan ng palatandaan ng guhit. Then, ganun din po itong gas na needle. Tapat nyo lang din doon sa ilagyan nyo ng guhit. Tapos, igalaw-galawin nyo. Tingnan nyo kung may sumasayad. Huwag nyo masyadong ilulubog. Kasi pag masyado nyo ilubog, minsan sumasayad na po siya. Kaya minsan hirap po siya makaangat. Okay, then, itong pinakamalaki na needle, dito po yan sa gitna, sa KMH. Okay, then itapat nyo lang po yan sa zero. Okay, sa zero lang yan. Ayan. Tapos ikutin nyo ulit, pabalik.
Tingnan nyo kung may nasaya. At pag wala, balik ulit sa zero. Okay. And then itong maliit dito sa RPM. Okay. Yan. Set nyo sa zero. Tapos ikot nyo lang. Okay naman. Yan. Set nyo muna sa pinakamataas, no? Para mamaya magkakalibrate yan ng kusa. Okay. Ayan. Okay na mga boss. Ayan na po. Ilagay naman po natin siya sa pinakataas. Okay. Para mamaya pag nagkalibrate po yan, babalik po yan sa zero. Okay. Then, ito linisin po natin ito. No? Yung secondary cover. Okay. Then, yan. Pasok lang po natin yan. No? Nakaklip lang po siya. No? Yan. Okay na. Then, okay. Then ito, itong primary cover po. Nalinis na po natin siya. No? Kakabit na po natin siya. Okay. Yan. Clip lang po yan dito sa taas. I-press nyo lang. Then, clip lang din po yan dito sa baba. Press nyo lang din po. Yan. Hindi ko muna nilagyan ng cover to, no? Para ma-power up muna natin. Para makita po natin yung resulta. Ayan, nakaset po siya initially sa zero. So, kapag pinawar up po yan, bababa po yan, magsiset na po siya dun sa zero. Kasi yun na po yung pinakahangganan niya. Doon natin po siya isinet. Okay. Then, power up na natin. Para sigurado lang po. Yan, makikita niya, magsaset sa zero yan, no? Yun. Yan, no? Punta sa zero yan, yun, nag-zero na, oh. Yun, no? Yun na yung pinakahangganan niya. Yan, nag-set na. Yan, ganda, oh, ice blue. Lalo na sa gabi po yan. Yan. So, okay na to. Ready to ship na. Yan, okay. Salamat po. Ayan, mga kaibigan. So, ito, natapos na po natin to. Ipapaship na rin po natin to ngayon. Kasi kinakailangan po ng customer to. From Misamis Oriental. Okay? So, yung mga gusto magpagawa po, yung description, yung details po na andun sa description ng bawat video ko. So, andun din po yung phone number ko. So, pakicontact nyo na lang po ako doon. Okay? So, maraming salamat muli. Thank you po.